الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هلال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A pleasant afternoon to all. So to proceed po dun sa ating lecture, last week nagkaroon tayo ng discussion na about sa yung tinatawag na introduction to Islam. So ngayon ay i-discuss na natin in depth itong tinatawag na mga haligi ng Islam at lima ito. Kung naalala ninyo, last week na discuss natin yung tungkol sa five pillars of Islam as well as doon sa six articles of faith. Para hindi kayo malilito sa dalawang ito, ang pinagkaiba ng five pillars of Islam sa six articles of faith, ang five pillars of Islam, ito yung mga observable or tangible na mga physical actions ng mga Muslim na kapag ginawa nila ay makakwalify sila as Muslim. Whereas yung six articles of faith, ito ay matters of the heart, hindi siya observable at intangible siya kasi nga belief siya sa puso ng tao. So ang Muslim, para makwalified siya as Muslim, so dapat pinerform niya itong tinatawag nga na limang haligi ng Islam. So i-define natin itong limang haligi ng Islam. So last week na banggit natin na napakahalaga sa mga Muslim na palagi nilang binabalik-balikan ng kanilang fundamentals, yung teachings ng Islam according to the Quran at sa teaching ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay directly mula sa sinabi niya. Sinabi niya, "Bunyal Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan wa hajjal baitil haram." Na ang meaning nito, ang Islam daw itinayo sa limang haligi. Ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, yan yung unang-una. Tinatawag din siya na shahada. Shahada, literally nangangahulugan na pagsaksi na madidiscuss din natin mamaya. Then ang pagtataguyod ng sala, ito na yung five daily prayers na obligado para sa mga Muslim na kanilang i-perform. Ang pagbabayad ng zakah, ito yung obligatory alms na ibinibigay sa mga needy na mga tao. Pang-apat, ito na yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, which is probably most known dito ang mga Muslim about sa Ramadan. At yung Hajj o yung pilgrimage patungo doon sa tinatawag nilang Baitul Haram o banal na tahanan. Ito yung Kaaba doon sa Makkah na siyang sentro ng mga Muslim. At kapag nagdarasal sila, doon din sila nakaharap. So proceed na tayo dun sa first pillar ng Islam. Ito yung tinatawag na shahada. Shahada, literal na meaning nito ay pagsaksi. So ang Muslim na nagsasagawa ng pagsaksi, sinasaksihan niya ang dalawang bagay: na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. So dito sa shahada, kapag nirecite ito ng tao na halimbawa hindi siya Muslim dati, siya ay automatically makakwalify or makoconsider na Muslim. So halimbawa, merong Christian, gusto niya mag-Muslim, so i-recite niya ang shahada publicly, at sa pagkakataon na ito, na-observe ito ng maraming tao for the purpose na makilala siya na Muslim at maibigay sa kanya ang kanyang rights bilang Muslim. Kasi sa amin po sa Islam, merong mga karapatan na ibinibigay sa mga Muslim. Halimbawa niyan, yung pagbati sa kanya ng Assalamu Alaikum at iba't iba pang mga rights na binibigay namin sa Muslim. Pero syempre, may mga karapatan din ng mga non-Muslim sa mga Muslim. Pero ito is a matter of being a brethren in faith. So meron tayong mga tinutukoy na mga karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. So ito yung shahada.
So ang dalawang shahada na ito, ang dalawang pagsaksi, ito ang unang haligi ng Islam at pinakamahalaga dito. So bakit tinukoy siya na pinakamahalaga? Kasi ang bagay na ito, ang shahada, tinukoy siya na pinakamahalaga kasi bago pa man yung tao magpe-perform ng kanyang sala, bago pa man siya magbabayad ng zaka, bago pa man siya mag-fasting, dapat ay meron muna siyang paniniwala sa kanyang puso. At itong paniniwala na ito sa kanyang puso ay dapat kanyang ipoprofess sa kanyang pananalita through yung shahada nga na tinatawag at gayon din syempre sa kanyang actions. Kaya tinukoy dito na ang dalawang shahada o pagsaksi ang unang haligi ng Islam at pinakamahalaga dito. Na dito nga, tinukoy ko kanina na ang five pillars of Islam, ito yung nagka-qualify sa tao na siya ay may turing na Muslim. Pero first and foremost, sa lima na ito, itong tinatawag nga na shahada. So ang kahalagahan nitong shahada, sa pamagitan nito ay nakikilalang Muslim ang isang tao. So dito, ini-introduce ng tao ang kanyang sarili sa iba na siya ay Muslim. Pero itong pagsasalita na ito ay merong kalakip na obligasyon ng pagsasagawa ng iba pang mga gawain na may kinalaman sa diwa nito. At nabibilang nga dito yung ikhlas o pagiging taus-puso ng paggawa ng mga gawaing pagsamba at yung paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang maaari natin na sasambahin at wala ng iba. At hindi tayo tatanggap ng iba pang sasambahin liban sa kanya. So itong shahada, so verbal ito, pero magiging dahilan ito na dapat ka nang tumupad sa mga iba pang obligasyon ng pagiging Muslim. Kasi sa amin po sa Islam, ang pagiging mananampalataya ng tao ay dapat po ito ay nasa puso, nasa pananalita at nasa gawa. Hindi po pwede na yung tao mag-aangkin siya ng pananampalataya. Sasabihin niya, nananampalataya siya sa na nasa kanyang puso ang pananampalataya pero hindi naman niya isinasabuhay. Wala pong saysay yun. Dapat po isinasabuhay ang pananampalataya. Or meron naman na magsasabi na siya ay nananampalataya pero wala naman sa kanyang puso ang pananampalataya, wala rin pong saysay yun kumbaga. Ang mahalaga ay kumpletong nag-e-exist or umiiral ang faith or pananampalataya sa puso, sa salita at sa gawa. So proceed tayo sa shahada. Pagdating naman sa mga layunin ng shahada, ang layunin ng shahada na katulad ng kung paano ang diwa nito ay naguutos sa pagmamahal kay Allah, ang maluwalhati, ito ay naguutos din sa pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo. So dito sa verse na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay nagmamahal kay Allah, ay sundin ninyo ako at mamahalin kayo ni Allah. Na ibig sabihin, kung ang Muslim gusto niyang i-profess ang pagiging Muslim, so dapat samahan niya ito ng pagsunod sa teaching ni Prophet Muhammad. Hindi pwedeng sasabihin niya na magiging Muslim siya, pero ang gagawin lang niya ay sundin kung ano yung teaching sa Quran. So dapat pareho. Susundin niya si Allah, tapos susundin niya rin si Prophet Muhammad. Kasi po, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang naglinaw sa atin kung paano natin ipapractice ang Islam. Kaya nga dito sa verse na ito, nilinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na inutusan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utusan ng mga tao na sundin siya. So gayon din kabilang sa mga diwa nito sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung wama atakum rasulu fakuduhu wama nahakum anhu fantahu. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na anumang ibigay sa inyo ng sugo ay kunin ninyo at anumang ipinagbawal niya sa inyo ay layuan ninyo. Na napakahalaga talaga na ang Muslim ay susunod sa teaching ni Prophet Muhammad. Kasi po, sa ganitong paraan, hindi po magkakaroon ng variations
within Islam na nagkakaroon ng iba't ibang interpretation ang mga tao kung paano nila isa sa buhay yung kanilang religion. Kaya nga po sa Islam, kung meron man pong ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim tapos misguided ang kanyang teaching, ang kanyang teaching ay i-compare natin sa teaching sa Quran at gayon din sa methodology ni Prophet Muhammad para matanggap ba natin ito kung ito ba ay tama o mali. Kung i-compare naman po natin ito nga sa ibang religion, with all due respect sa inyong religion, point of comparison lang po ito. Sa Christianity, marami pong lumilitaw na mga sekta. Parang halos lahat, kahit sino na lang pwedeng magtayo ng kanyang sariling sekta. Kasi po open to interpretation ang Bible, open to interpretation ang teachings doon. Pero sa Islam, sinasara po yung part na yon para ang Muslim ay babalik lamang doon sa fundamental ng kanyang relihiyon at wala siyang deviation na magagawa. Ang reward ng shahada, so bukod doon sa nagiging dahilan nito upang maging qualified ang tao na makilala siya na Muslim, ito po sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Sino man daw na ang kanyang huling salita ay la ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, ay papasok siya sa paraiso. Na ibig sabihin nito ay dapat na isabuhay niya, buong buhay niya ang mensahe ng la ilaha illallah. Ibig sabihin magpapakamuslim po siya ng buong buhay niya. Nang sa gayon, pagkamatay niya, maaalala niya na siya ay dapat na mamamatay na Muslim. Kasi sa kamatayan po ng tao, gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao kung masasabi ba niya ang la ilaha illallah o hindi. Kaya dapat buong buhay niya, isa sa buhay niya ang la ilaha illallah para mamatay siya sa la ilaha illallah, hopefully. Sa pangalawa, itong sala o itong five na daily prayers, na ang literal naman na kahulugan nito ay ang pagdarasal. So ito pong sala, para dun po sa mga nagtitake down ng notes, ito po yung pangalawa na sa mga pillars of Islam. So una kanina yung shahada, pangalawa itong sala. So ito na yung mga literal na pagdarasal ng mga Muslim. Pero kami po, ako po bilang translator, iniiwasan ko po na gamitin yung salitang pagdarasal para sa sala. Kasi po sa Christianity, yung pagdarasal, parang supplication, ganun. May iba pa po kasing term sa Islam na mas proper para doon sa supplication or invocation, yung nga yung salitang dua. Pero sa Islam, itong sala, isa po siyang system, kumpletong system na merong speech, tapos merong actions ng body na ginagawa sa isang specific na time para ma-perform itong kumpleto nga na sala na tinatawag. So ito nga yung literal na meaning niya, pagdarasal. Pero ito, itong sala, kung makikita natin dito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na magtaguyod kayo ng obligadong pagdarasal. So dito ginamit naming term instead na pagdarasal, so nilagay namin yung term na medyo technical, obligadong pagdarasal, para ma-distinguish siya mula doon sa supplication, na itong sala na tinutukoy dito ay yung sala ng Muslim na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na gagawin ng Muslim. At gayon din, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron po siyang special na utos sa kanyang mga followers na ipe-perform ng mga Muslim ang sala ayon lamang doon sa paraan na kung paano niya pinerform. Sasabi nga dito, wasallu kamara'i tumuni usalli, na mag-perform kayo ng prayer tulad ng kung paano ninyo ako nakita na mag-perform ng prayer. So yun nga, sabi niya, magtaguyod kayo ng obligadong pagdarasal tulad ng kung paano ninyo ako nakitang magtaguyod ng obligadong pagdarasal. Kasi po, hindi po pwedeng mag-iimbento ang Muslim ng kanyang sariling paraan ng worship. Dapat po ang worship ay ayon sa methodology ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, yung anuman pong deviation mula dito sa methodology ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa amin po ay heresy na maituturing.
heresy siya, kumbaga malaking kasalanan na para makapag-atone ang Muslim sa ginawa niya na ito ay dapat na mag-reform siya, mag-repent siya, magbalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundin ang methodology ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karagdagan nating discussion dito sa condition, dito sa sala, ito mga condition ng sala, magiging medyo siguro malaking bulk po ng discussion natin ay dito sa sala kasi ito po yung acts of worship na ginagawa ng mga Muslim madalas at nangangailangan po ito ng extreme na vigilance para sa mga Muslim. At actually, natutuwa po ako every time na meron akong nadadalaw na mga jails na ginagawa po talaga ng BJMP personnel ang lahat na magagawa nila para po makatulong sa mga Muslim na mag-perform ng kanilang daily prayers. At natutupad naman po ang mga kondisyon na ito. Pero para maging systematic yung ating understanding dito, so meron pong limang kondisyon ng sala na dapat na matupad bago makapag-perform ng sala yung Muslim. Una, dapat po pumasok muna yung oras ng pagdarasal na ito. Hindi po pwedeng mauuna siya or mauhuli mula sa oras na ito. So ito yung mga limang prayers na obligado sa maghapon at sa magdamag, sa araw at sa gabi. Yung Fajr, ito po yung bago sumikat ang araw. At actually, itong oras po ng Fajr, ito rin po yung oras ng pagsisimula ng fasting sa Ramadan na madidiscuss din naman natin mamaya. Ang Dhuhr sa tanghali, as in yung tanghaling tapat. Asar yung sa hapon kapag medyo lumubog na ang araw. Specifically kapag yung araw ay nasa 45 degrees na siya sa horizon na kapag tumama siya sa isang object, nagpo-produce siya ng anino na kasing taas ng object na tinatamaan niya. Doon malalaman yung oras ng asar. Maghrib naman, pag nagsimula ng lumubog ang araw, then isya sa gabi pag totally lumubog na ang araw. Siguro po maitatanong ninyo, bakit ganito yung mga oras ng prayers ng Muslim? Bakit nakasalalay siya doon sa position ng araw? Kasi po nung time ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pa pong orasan noon. Tinitingnan nila yung oras ng prayers sa pamagitan ng pag-observe sa position ng araw. Katulad na kung paanong ino-observe nila yung paglipas ng mga months, ng mga buwan, ayon doon sa position ng buwan. Kasi po sa Islam, lunar calendar po ang sinusunod sa Islam. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, ang Ramadan yearly, nag-iiba-iba ng petsa. Parang umaatras siya sa kalendaryo. So parang Chinese New Year, nag-iiba-iba siya ng petsa. Ang sunod na condition, ito pong pagharap sa kibla. Itong pagharap po sa kibla, ang kibla po na tinutukoy dito, ito yung direction po ng Makkah. So wherever you are sa globe, doon ka po haharap sa nearest distance between you at doon sa Makkah. So dito sa atin po sa Pilipinas, ang nearest distance mula sa atin sa Pilipinas papuntang Makkah ay facing west. So anywhere ka sa Pilipinas, nakaharap ka sa west, pwede kang ma-divert ng konti, walang problema. Pero sa west po talaga haharap. Walang problema po kung nakalihis ng konti. Ang mahalaga ay hindi po nakatalikod yung tao sa pagharap sa kibla. At for clarification purposes din po, maraming mga tao, meron silang misconception na sinasamba ng mga Muslim yung Kaaba, yung black na cube doon sa Makkah, kasi doon sila nakaharap. Hindi po siya sinasamba. Actually, ang Kaaba po, ang Kaaba ay isang building. Isa po siyang building. Actually, mosque rin po by itself ang Kaaba. At dahil hindi magkasya yung mga tao doon, syempre napakaliit lang po nung Kaaba. So doon na po sila pumapaligid dito. Kaya doon po lahat ng Muslim nakaharap. Doon sa literal na direction ng Kaaba. Ang sumunod na kondisyon, yung pagtatakip sa aura. Ang aura po na tinutukoy dito, ito po yung parts of the body, both male and female body, na dapat na natatakpan ng damit. Na hindi siya pwedeng mag-perform ng kanyang prayer
na na-expose ang alinmang bahagi ng kanyang katawan na dapat ay natatakpan. Ang aura po ng babae ay ang kanyang buong katawan. Pero pwede pong ma-expose yung mukha ng babae at yung kanyang kamay. So pwede siyang mag-perform ng prayer na meron siyang isang kumot lang na ibabalot niya sa kanyang buong katawan na tatakpan pati yung kanyang paa. Valid po ang kanyang prayer with regards doon sa pagtatakip ng kanyang buong katawan. Ang lalaki naman po, dapat tatakpan ang kanyang navel, yung kanyang pusod hanggang sa kanyang tuhod at tatakpan ang kanyang dalawang balikat. So yun po yung tinutukoy o tinatawag na aura sa pagsasala. At actually ito pong aura na ito para sa kalalakihan at kababaihan, mainam po na hindi lang ito sa prayer ipapractice. Dapat po kahit po nasa lalabas lang tayo ng bahay halimbawa at merong ibang taong makakakita sa atin, out of modesty, so dapat tatakpan din po ng Muslim yung kanyang mga parts ng body na dapat natatakpan sa sala. So gayon din po sa kanyang paglabas nga ng bahay in public. Pang-apat na kondisyon, itong pag-alis ng karumihan. Ang Muslim, dapat po masisigurado niya na ang kanyang katawan, ang kanyang damit, at ang lugar na kung saan siya magpe-perform ng kanyang prayer ay malinis mula sa mga tinatawag na impurity. Ang impurity po na matutukoy or kinoconsider na impurity sa Islam na dahil dito ay maapektuhan ang iyong prayer ay yun pong ihi, dugo or dumi ng tao o hayop. Yun po yung tinutukoy dito na karumihan. Ngayon kung halimbawa po yung balat mo or yung damit mo merong pintura, merong langis or engine oil ganun, hindi po siya karumihan at okay lang po na mag-perform ng prayer sa ganong kalagayan. Wala pong problema. Pero kung ito nga po ay dumi o ihi or dugo ng hayop o tao, yun po ay karumihan. Dapat po tanggalin muna sa katawan, sa damit o sa lugar na kung saan magpe-perform ng prayer. Additional din po na karumihan na may tuturing sa Islam ay anuman pong body part ng mga haram na hayop. Yung mga hayop na haram, kainin. So yun pong kahit ano nga lang, kahit balahibo or balat ng baboy, so dapat po hindi po yun madidikit sa balat ng Muslim or balat or balahibo ng aso, laway ng aso, laway ng baboy or iba pang mga haram na kainin na hayop. Yun din po ay may tuturing na karumihan or yun nga pong najasa na tinatawag. Ang panglima na kondisyon ay yung tinatawag na po na niya or intention. Na ang Muslim po kapag siya ay magpe-pray, so dapat po meron siyang intention ng kanyang prayer ay for the sake of Allah, hindi po para mag-show off o magpakitang tao, magpaka-ipokrito. Actually sa Islam, isang napaka-laking kasalanan na ang tao ay magpe-perform ng kanyang acts of worship na nagpapakitang tao lang siya. Para na nagsasala siya, nagpe-pray siya para purihin or sabihin ng mga tao na siya ay mabuting Muslim. Yun po ay grave sin sa Islam. So meron siyang intention na ang kanyang worship ay para lang kay Allah. Then ang intention niya dapat malinaw din po rito kung ano bang act of worship yung kanyang gagawin. Halimbawa po, sa lima na daily prayers, ano ba yung kanyang ginagawa? Fajr ba yun? Asar? Duhur? O ano ba? Nang sa gayon po, ang Muslim, hindi po siya parang absent-mindedly na nagpe-perform ng prayer or nakikisabay lang siya sa mga tao. So dapat actively ginagawa niya, intentionally ginagawa niya yung kanyang act of worship na pinipili niyang gawin. So, yung kahalagahan ng prayer, dito sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad aflahal mu'minun," nagtagumpay ang mga nananampalataya, "alladhina hum fi salatihim khashi'un," silang sa kanilang mga obligadong pagdarasal ay palagian.
o kaya ay taimtim, na inequate ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging matagumpay ng mananampalataya sa kanyang pagpe-perform ng obligatory prayers. At ganyan din sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Nang pagitan daw ng mga Muslim at hindi Muslim ay ang obligatory prayers, at sino mang hindi mag-perform ng obligatory prayers among the Muslims ay hindi po siya may tuturing na Muslim. Actually, meron pong mga special na mga hukom or special na rulings para sa Muslim na hindi nagpe-perform ng kanyang 5 daily prayers. So, grave sin po yun, at meron pong process na dapat na siya ay magbalik loob, mag-reform mula sa kasalanan na ito, na dapat magpe-perform siya ng sala uli. At meron ding mga certain rights ng Muslim na maaring ipagkait sa kanya for the mere fact na hindi siya nagpe-perform ng kanyang prayers. Ganito po kahalaga itong performance ng 5 daily prayers na ito. So yan po yung sinabi niya na ang pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim ay ang prayers. Ang layunin naman ng prayers, ito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na basahin mo Muhammad ang pinahayag sa iyo mula sa aklat at itaguyod mo ang obligadong pagdarasal. So ang performance po ng obligadong pagdarasal ay for the pleasure of Allah, para tuparin natin yung obligasyon na ibinigay niya sa ating mga Muslim. At kaya din tinukoy niya nga rito, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, na ang prayers daw ay nagbabawal sa tao sa kalaswaan at kasalanan. Ibig sabihin, every time na nagpe-pray ang tao, nagpe-perform siya ng obligatory prayer, every time na nagpe-perform nito ang Muslim, nare-renew ang kanyang pananampalataya. So dahil dito, nalalayuan niya yung pagkakasala. At gayon din, sinabi rito, waladhikrullahi akbar, ang pag-aalala kay Allah ay mas dakila, na through prayers, inaalala ng Muslim si Allah, wallahu ya'lamu matasnaun. Nalalaman ni Allah ang inyong mga ginagawa. So ang reward naman nito, unang reward nito, actually sa bawat prayer ay yung kapatawaran sa mga kasalanan. Pero mas bigyan natin ng emphasis itong sinabi na ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit importante na dapat na dadaluhan ng Muslim ang prayers as much as he could, na dapat matupad niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang unang hatulan daw sa isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain sa araw ng paghukom ay ang kanyang sala. Kapag ito ay maayos, meaning kumpleto, ay nagtagumpay at naligtas siya. At kung sira naman ito, meaning kulang-kulang, siya ay nawasak at nalugi. Na dito, meron pong tinatawag ng mga obligatory na sala at meron din naman mga voluntary. So si Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay siya ng pagkakataon para sa mga Muslim na meron silang kulang sa kanilang performance ng prayer to make up for what they lack doon sa mga prayers. So sabi dito, sa araw na ng paghukom, kapag may kulang ang mga obligado niyang sala, ay sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang Panginoon, sasabihin niya sa mga angels, tingnan ninyo ang aking alipin kung meron ba siyang mga voluntaryong sala upang ipangkompleto sa pagkukulang niya sa mga obligadong sala. Si mga voluntary niya, pang make up doon sa kanya mga obligatory na sala na pwede, maaring hindi niya nagawa or maaring hindi niya na-perform ng tama. So magiging pampalit yun. Kaya ang mga Muslim po, palagi nilang ginagawa as much as they could yung mga voluntary na sala bilang pambayad doon sa kung anumang pagkukulang nila. At binanggit din dito na ang iba pa mga gawain, saka lamang sila tutuusin after matuos ang sala. So unahin po talaga ang pagtutuos doon sa sala or prayer ng Muslim. Kaya napakahalaga po nito na ma-perform ng Muslim.
prayer po, kinocomprise po siya ng tinatawag na mga raka'ah. So, ang prayer po, actually, paulit-ulit lang siya na units ng prayers na pine-perform. At dito sa ating demonstration, makikita po ninyo na yung sala ay maaari po siyang i-perform sa kahit saang lugar. Basta matutupad po yung tinatawagan ng mga condition ng sala. At ang sala po sa kahit saang lugar ay pare-pareho po ang paraan ng performance nito. So meron pong mga prayers na halimbawa napunta kayo sa ibang lugar. So pwede silang magsama-sama kahit hindi sila magkakaintindihan ng salita. Kasi ang prayers po ay ine-express siya or nire-recite in Arabic lang. Hindi siya nire-recite sa iba pang language. So, limbawa, napunta kayo abroad. So, pwede kayong sumama sa isang grupo ng mga foreigners at mape-perform ninyo yung sala sa paraan nito ayon sa isinabatas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unlike sa ibang religion, muli, with all due respect sa inyong religions, in comparison lang po ito, halimbawa mapupunta po kayo ng Jerusalem kung iba ang religion ninyo, hindi ninyo magagawang makasama sa kanilang worship or sa kanilang mass kapag ito ay pinerform nila sa iba pang language other than doon sa language nung na nalalaman ninyo. So ito pong sala, isa sa mga kahalagahan din nito, maidagdag ko lang. So meron pong mga special na mga uri ng sala. Kasi po sa bawat act of worship po na obligado na narilito po sa tinatawag natin na Arkanul Islam, ay meron pong mga voluntary na versions nito. So meron pong mga voluntary na sala na pwede ninyong i-perform. Para halimbawa niyan, sa Ramadan, meron mga voluntary na sala na pwedeng gawin sa gabi for additional na rewards. Then sa Friday, meron pong tinatawag na congregational prayer na Salatul Jumu'ah, na ito naman yung prayer na kumbaga ito po yung katumbas ng Sunday Mass ng mga Catholics. So Sunday po nagko-congregate yung Catholics, ang mga Muslims nagko-congregate naman po kami ng Friday. At kung sa Sunday meron po kayong mass, so ganun din po yung mga Muslim, meron din pong parang sermon sa Friday, then sinusundan na ito ng tinatawag nga na Friday prayer. So yung zakah, ang literal na kahulugan po nito ay pagpapadalisay. So pagpapadalisay, na meaning ang zakah po kasi ito ay isang obligation na may kinalaman doon sa yaman, wealth or property ng isang Muslim. Dahil po naniniwala ang mga Muslim na anumang wealth or property na meron tayo, ito ay pinahiram lang sa atin or pinagkatiwala sa atin ni Allah, at dapat na tutuparin natin kung ano man yung obligation sa atin para sa wealth na ito or kayamanan na ipinahiram sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ang Islamikong kahulugan ng zaka ay obligadong kawang gawa. So, obligado rin siya. At nagiging obligado ang zakah sa isang Muslim kung aabot sa nakatakdang halaga ang kanyang kayamanan na mula sa anumang uri nito na sinisingil ng zakah. Katulad po ng cash or jewelries na sinisingil ng zakah. So, meron pong percentage noon na sisingilin sa kanya kung ito ay aabot lang doon sa tinatawag na nisab at umabot ito sa panahon ng tinatawag na whole. So, dalawang technical term po ito. Ang nisab na tinatawag sa zaka ay kung ang iyong zakatable na property or wealth ay umabot ang kanyang monetary value sa halaga ng 85 grams ng gold or 595 grams ng silver. So, ang mga scholar po ng Islam, sinabi nila na mamimili po tayo sa dalawa na ito kung alin ang mas mababa ang value. Nang sa gayon, mas maraming tao yung mauobliga na magbigay ng zaka
at mas maraming may hirap ang makikinabang sa zakat na ibibigay ng Muslim. So itong yaman niya, dapat 1 year ito na hindi niya nagalaw. So dito, kung ang halaga ng yaman na sisingilin ng zakat, halimbawa niya ay alahas at cash na hindi niya nagalaw ng isang taon, so ito po yung sample na computation. So kung silver po yung pagbabasihan natin, halimbawa po ngayon ay 38 pesos ang 1 gram ng silver, at i-multiply po natin yan sa 595 grams. So ibig sabihin, kung meron po kayong minimum na 22,610 pesos, magbabayad na po kayo ng zaka. Pero itong 22,610 na ito, dapat po hindi nyo siya nagalaw ng 1 year. Ibig sabihin, nandun po yung value na yon ng pera or alahas ng 1 year na hindi ninyo nagagalaw, hindi ninyo nababawasan. So kung meron po kayong 50,000 bilang halimbawa, ang ibabayad lang po ninyo na zaka ay 1,250. Kung meron naman kayo 100,000 ay 2,500 pesos lang. So napaka-liit po nito na halaga, na isang obligasyon natin na meron siyang maraming mga kahalagahan. Nakabilang sa mga kahalagahan po nito dito sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang marami raw po sa mga namumuno sa mga relihiyon, nangangamkam po sila ng kayamanan ng mga tao. So para hindi po tayo maging kabilang doon sa mga nangangamkam at silang mga nag-iimpok ng ginto at pilak na hindi tinutustos sa landas ni Allah, so kailangan po nating magtustos ng mga yaman natin sa landas ni Allah sa pamagitan ng zaka. Na ang layunin nitong zaka, so ito na yung mga recipients ng zaka. So makikita po natin, ang obligadong kawanggawa ay para lamang sa mga dukha, may mga mahihirap. So itong dukha tsaka mahirap, sa translation lang po ito, pero sa original Arabic, yung fakir tsaka miskin, magkaiba po sila na uri ng mahirap. Yung pong yung miskin, yung sapat lang po talaga yung kinikita niya sa maghapon para makasurvive. Yung fakir, walang-wala po talaga. So dalawang klase ng mahirap ito. Tapos yung taga-kolekta, pwede rin natin siya bigyan ng zaka, pero syempre, ipamimigay niya lang din ito. At mga tao na pinalalapit ang mga puso nila sa Islam, pwede silang tumanggap ng zaka. Kahit non-Muslim sa part po na ito, pwede po silang makatanggap ng zaka mula sa mga Muslim. At pwede rin pong gamitin ang pera na ito sa pagpapalaya sa mga alipin, gay din po tulong sa mga may utang, at para sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din po sa mga na-stranded na mga manlalakbay. Halimbawa po, ngayon sa panahon natin ng pandemic, lalong-lalo na last year, meron pong mga na-stranded na mga travelers. So pwede po silang bigyan ng zaka. So ang zaka po, ibinibigay po sila directly doon sa tao na recipient ito. Hindi po ito kinokolekta ng simbahan para lang sa kanya. Ito po ay para sa tao dapat. So yung reward ng zaka, so sinabi rito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga nanampalataya na kabilang sa inyo at nagtustos, ibig sabihin yung nagbayad ng zaka, ay para sa kanila ang gantimpalang malaki. At dito po sa Quran, every time na tinutukoy ni Allah ang malaking gantimpala, ay unimaginable po to na value na maaring dito pa lang sa mundo ay ibibigay ni Allah as blessings, or maaring doon na sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom bilang pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan, or doon sa paraiso natataas pa lalo yung kanyang daraja, yung kanyang level doon sa paraiso. At pang-apat na ito, yung pag-aayuno o yung fasting na tinatawag. So balikan po natin, yung una yung shahada, pangalawa ang sala, pangatlo yung zaka, at pang-apat na po ngayon itong fasting o yung pag-aayuno. So kahulugan po ng pag-aayuno, ang literal na meaning nito ay pag-iwan. Ibig sabihin, iniiwan po ng Muslim yung mga bagay-bagay na ipinagbabawal sa kanya ni Allah na gawin sa araw na yaon ng pag-aayuno. Kasi meron pong mga bagay na pinagbabawal po sa isang nag-aayuno. So hindi lang po ito pagkain at inumin,
pati po yung sexual intercourse, pinagbabawal din po ito sa buong maghapon lang po. Mula sa pagsikat ng araw, yung oras ng Fajr na tinukoy natin kanina na prayer sa madaling araw, hanggang sa Maghrib, yung prayer sa pagsisimula na ng paglubog ng araw. So yun po yung batayan sa kung gaano katagal yung pag-aayuno. Sa iba pang mga oras, halimbawa po sa gabi, paglubog ng araw hanggang sa pagsimula uli ng pagsikat ng araw kinabukasan, so pwede naman po silang kumain or uminom at gawin na nila yung iba pang mga pinagbabawal sa mga Muslim na gawin during fasting. So yung kahalagahan ng fasting, so dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasi po ang Ramadan at ang fasting ay magkaugnay po silang dalawa. Kasi ang obligatory po na fasting ay doon sa Ramadan. So ang Ramadan, ito po yung buwan na dito ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran na gabay sa mga tao at malinaw na batayan mula sa gabay at pamantayan. At dito, tinukoy na ni Allah ang obligation na mag-fasting. Sino man daw ang makasaksi sa buwan na ito ay mag-ayuno. Ibig sabihin, sino man po yung buhay at merong kakayanan na mag-fasting at wala naman pong dahilan para hindi siya mag-fasting, wala naman siya matinding sakit, ay pwede po siyang mag-fasting or obligatory po sa kanyang mag-fasting. Pero yun nga po, sino mang may sakit o nasa paglalakbay ay pwede siyang hindi mag-fasting at bayaran niya na lang ito sa ibang araw. Kasi po, concern po ng ibang mga tao, lalong-lalo na non-Muslims, na parang napakahirap po ng fasting. Mahirap po talaga ang fasting. Kaya po si Allah, nagbigay po siya ng exceptions para doon sa may sakit at doon sa naglalakbay. Pwede silang hindi mag-fasting. Actually, meron pong special na uri ng tao na halimbawa na terminally ill po talaga siya or meron siyang sakit na hindi nagagaling, na kung magpa-fasting siya ay lalalalalo ang kanyang sakit, pwede po siyang hindi na mag-fasting. Ang gagawin na lang po niya ay fidya. Magpapakain po siya ng isang mahirap na tao sa bawat araw na hindi siya makapag-ayuno. Halimbawa po sa mga cases ng mga sobrang matanda na maaring meron na silang mga sakit, kailangan nilang on time uminom ng gamot. So obviously hindi po sila makapag-fasting. Sa ganitong paraan, sa pamagitan ng fidya, magpapakain po sila ng isang mahirap na tao sa bawat araw na hindi sila makapag-fasting, ay parang natupad na rin po nila yung kanilang obligation na mag-fasting. So dito po sa fasting, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay nagnanais para sa inyo ng kadalian at hindi nagnanais para sa inyo ng paghihirap. Ang fasting po, hindi po ito penitensya. Hindi po ito pagpapahirap sa Muslim. Ito po ay may layunin na mapadalisay o ma-recharge ng Muslim yung kanyang faith during the holy month of Ramadan. Na ang fasting, bukod sa hindi po ito, hindi ito kumbaga penitensya para sa Muslim, kasi yung iba po parang ini-equate nila yung Ramadan sa mahal na araw ng mga Christian. Magkaiba po yun. Ang mga Muslim, ang fasting po nila ay fasting po talaga na hindi sila kakain or iinom sa buong maghapon. Whereas yung fasting po ng mga Christian, kasi Christian din po ako dati, familiar po ako sa mga traditions ng mga Christian. So yung tinatawag nila na fasting, yung hindi kakain ng karne. Kaya gulay lang usually niluluto kapag Huwebes Santo at Biyernes Santo. So ibang fasting po na tinatawag yon. Sa Muslim po talagang total na fasting na walang consumption ng pagkain or inumin. So ang layunin po ng fasting, at ito ay bukod nga po sa spiritual na significance, so ito ay nagsasanay po sa Muslim na pigilin niya ang kanyang pansariling kagustuhan mula sa mga kasiyahan at pagnanasa na pinahintulutan naman sa ibang panahon. So ang pagkain po, pwede po siya sa ibang panahon, pero ipinagbabawal sa araw ng Ramadan. So, ibig sabihin, ang Muslim, kapag nasanay siya sa ganitong sistema, mas may iwasan niya yung mga bagay na ipinagbabawal kahit hindi Ramadan. Kasi nga po, ang logic dito,
naiwasan nga po natin yung pagkain sa Ramadan na halal o pinahintulutan sa ibang panahon, so paano pa kaya yung bagay na haram sa ibang panahon? Halimbawa po niyan yung backbiting, yung pagchichismis. So mas napapractice po yung tao na iwasan ng mga bagay na yan. At gayon din po sa mga layunin dito, so meron din itong benepisyong pangkalusugan at bukod pa nga doon sa benepisyong spiritual, at dito rin ay meron itong social na pakinabang na nararanasan ng Muslim kung ano yung pakiramdam ng walang makain, walang mainom, magutom, katulad ng nangyayari doon sa mga kapatid natin sa mga mahihirap na mga bansa, katulad ng Africa at iba pang mga lugar na merong silang problema sa kanilang pamumuhay, lalong-lalo na sa pagkain. So dito, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala o sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay proof na ang fasting ay hindi lang po sa pag-iwas ng pagkain at inumin. So sabi niya, sino mang hindi tumalikod sa walang kabuluhang pananalita, pagkilos ayon dito, paggawa ng mga gawaing kamangmangan, si Allah ay walang pangailangan sa pag-iwan niya sa pagkain at inumin. Ibig pong sabihin dito, kung yung Muslim po nagpa-fasting, tapos palamura pa rin siya sa Ramadan, nakikipag-chismisan siya sa Ramadan, mahilig siya makipag-away, delikado po ito to the point na baka po mawalan na po ng reward ang kanyang fasting. At ang reward ng fasting, so sinabi ni Prophet Muhammad, sino man ang mag-ayuno sa Ramadan na nananampalataya at umaasa sa gantimpala ay pinatatawad ni Allah ang kanyang mga kasalanan na nagawa. So dapat pong fasting ay gawin for the pleasure of Allah at hindi para magpakitang tao katulad ng diniscuss ko kanina. At finally po, ang Hajj, maikli lang naman po na discussion ito. So ang meaning niya, ito po ay peregrinasyon or pilgrimage na tinatawag, na obligado ito isang beses sa buhay ng tao, at meron din po itong voluntary na part, yung tinatawag na Umrah. Kung meron voluntary po na sala, so meron ding voluntary na Hajj, ito ngayon tinatawag na Umrah. At obligado ito sa may matinong pag-iisip na sa tamang edad ng pagbibinata o pagdadalaga, malaya na hindi siya alipin, or may kakayanan, especially financially at physically, na makapunta doon sa Makkah. At isang beses lang ito na obligasyon sa buong buhay ng tao. At katulad din po ng iba pang mga obligasyon ng mga Muslim dito sa Five Pillars, kung ang Muslim po ay walang kakayanan na mag-Hajj at namatay siya, halimbawa na hindi siya nakakapag-Hajj, wala po siyang kasalanan dito. Dahil hindi po tutuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao sa bagay o obligasyon na wala siyang kakayanan na tuparin. So mahalaga ang Hajj dahil ito ay unang-una, ito ay nagtuturo sa tao na tuparin ang kanyang obligasyon. So bata pa lang, kung gusto niya mag-Hajj, so pwede po siyang mag-Hajj at tanggap pa rin ang kanyang gantimpala dito. At ang layunin ng Hajj, so sinabi po rito, ang Hajj ay malaking pagtitipon na Islamiko na natitipon dito ang mga Muslim mula sa iba't ibang lugar, iba-ibang direksyon, iba-ibang nasyonalidad, iba-ibang kulay, iba-ibang salita, na kung ma-observe po ninyo sa Hajj ay isa lang yung suot nila, pare-pareho lang sila ng ginagawa, na dito po nawawala yung social status, hindi nyo na alam kung sino doon yung mayaman, sino yung mahirap, sino yung sikat, sino yung hindi sikat, lahat po, bata, mayaman, mahirap, maitim o maputi, lahat ay nagiging pantay-pantay sa panahon po ng Hajj. At ang reward po nito, so sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Umrah na sinundan ng Umrah at ang Hajj na tinanggap, yung Umrah na sinundan ng Umrah ay bumubura sa mga kasalanan na nasa pagitan nito, at ang Hajjul Mabrur, yung Hajj na tanggap, ay paraiso ang kanyang gantimpala. So ito lamang po, at ito yung kumpletong discussion natin sa Five Pillars ng Islam. So meron pa tayong natitirang time, so kung gusto po ninyo magtanong, pwede po kayong magtanong. So maraming salamat po sa lahat, at sa mga kapatid nating Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.